Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan tara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumaiyo rin. Sa ating pong sama-sama at nagbubuklod na paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ikatlong linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ngayon din ay ang pambansang linggo ng Biblia, sa Ingles, National Bible Sunday. Pagnilayan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay upang sundin natin ang mahalagang kalooban ng Ama para sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria. Sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin, ninarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus.
Jesucristo, buklong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang iyong landas ay iyong ituro sa akin.
Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan naon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Ang Diyos ay maghahari na. Talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y manging isda, sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkakapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sila.
Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ebanghelyo'y manahan, salay pagsisihan. Ebanghelyo'y manahan, salay pagsisihan. Ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbebendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong linggo po ay ang pambansang linggo ng Biblia, National Bible Sunday. Minumungkahi po sa atin na ang salita ng Diyos maging gabay natin, maging kaibigan natin. Ano ba ang gagawin ko? Buksan natin ang ating Biblia at magkakaroon tayo ng inspirasyon. Lalong-lalo na sa pandemyang pinagdaraanan natin, tayo po'y nawawala ng loob. Nawa ang salita ng Diyos ang magbigay inspirasyon sa atin. Sapagkat si Jesus ang Poong Senyor, Siya ang salita. Sa simula pa'y nandun ang salita. Ang salita, sabi ni San Juan po ito sa kanyang Ebanghelyo, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawan tao. Hindi lamang Biblia, kung hindi si Jesus mismo ang buhay na salita ng Diyos. May mga aral po tayo, simple lamang ang mga aral, mula sa ating tatlong pagbasa, aklat ni Jonas, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Mahalaga ang unang pagbasa. Jonas, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito pong si Jonas. Tumatakas sa Panginoon. Umiiwas sa responsibilidad. Ako, napakahirap naman ito. Bakit ako pa napili ninyo? Marami naman dyan. Mas magaling pa sa akin. Eh, sino ako? Ang ginawa niya, nako, tatakas ako sa kalayu-layuan. Pero, hindi ka makakatago sa Diyos kahit saan ka pa tumakbo. Tanggap na, eh kasi napunta si Jonas sa loob ng tiyan ng balyena. Ako, eh, yun po yung kwento. Doon niya napagnilay-nilayan. At, sige na, hindi ko matatalo ang Diyos. Kaya, pumunta siya sa Ninive. Alam niyo yung Ninive? Yan ang, noon yung panahon noon. Yun ang kabisera ng imperyo na napakalaking kaharian. Ang sabi dito, kasi wala pang LRT, MRT noon. Wala pang kotse noon. Puro paglalakad lang. Mula sa dulot-dulot, tatlong araw kang maglalakad. Ganong kalaki yun. Nako, ganong kaprogresibo itong Ninive. Pumunta siya doon. O sige, gagawin ko lang yung tungkulin ko. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, gugunaw itong napakagandang syudad nito. Alam niyo nangyari. Pinakinggan siya. Ikaw ba ang representante ng Diyos? Ano ginawa ng mga taga-Ninive? Yung abo nilagay sa taas ng ulo sa dito sa bumbunan
At yung mga mararangya nila mga damit, nako, yung mga mayayaman yon, pinalitan sako. Alam niyo yung sako? Nung bata ko, yung sako ng bigas, pinapabuhat sa akin ng nanay ko, Makati yun. Ha? Kamot ng kamot ako. Ha? Hindi katulad ngayon yung sako ng bigas, plastic. Yun, yung sako ng bigas, talagang kakatingin ka. Yun ang pagsisisi nila. Sabi ng mga mayayaman at mararangyang taga-Ninibe, maawa kayo. At ang Diyos, nakita ang kanilang pagsisisi at hindi niya tinuloy ang kanyang balak. Pagsisisi. Ay, kaugnay ito ng ating ebanghelyo, idugtong ko kagad ayon kay San Marcos. Nandito na, sabi ni Jesus, kasi nadakip na si Juan. Panahon na ni Jesus. Inaresto na si Juan Bautista. Sabi ni Jesus, nandito na ang kaharian ng Diyos. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Maniwala kayo sa mabuting balita. Sa ating pangalawang pagbasa, paalala lamang ito, unang Korinto, ang mga bagay na pinagkakaabalahan natin, mapaparam. Lilipas din yan. Ano ba ang kinalulukuhan mo ngayon? Mawawala din yan. Ano ba ang pinag-aaksayahan mo ng pera at atensyon? Aagnas din yan. Isang buhay natin, ilalagay mo yung maliit na panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo para sa mga bagay na pansamantala, paalala, mapaparam, maagnas, gugunaw, matutunaw, ang mga bagay niyan. Ang mga bagay, ilagay mo ang iyong panahon sa mga bagay na hindi lilipas, mga gawain ng pananampalataya, mga gawain ng pag-asa, mga gawain ng pagmamahal. Darako na ako sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, nandun na yung pagsisihan. Pagkatapos iproklama, naglalakad si Jesus. Masipag itong Panginoon natin. Sa may baybayin ng lawa ng Galilea, op, nakita niyo magkapatid, manging isda, si Andres at ang kapatid niyang si Pedro. Sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Iniwan naman nilang kanilang mga lambat. Si Jesus naman, naglakad pa. Pumipili ng mga magiging apostol niya. Ah! Ito, itong dalawa. Santiago at si Juan, sumunod kayo sa akin. Sumunod naman. Yan ang sabi ng Biblia. Ha? Ito po ang tinuturo ng Biblia ngayon. Pagsisisi! Lahat ay gugunaw. Mawawala din yan. At pagsunod. Basta tinawag ka na, Senyor. Huwag ka na magreklamo. Huwag ka na magdahilan. Huwag ka nang parang abogado na marami pa mga where to for, where as, therefore. Ha? Sumunod ka na lang. Sige po. Tutula na po tayo. Pagsisihan. Jesus ay asahan. Kristo'y imbitahan. Langit manirahan. Tapat sa simbahan. Sa kanya manahan. Diyos kaligayahan. Siya ang kabutihan. Siya ang kagandahan. Totoy kalukuhan. Pasay ang tirahan. Walang kasintahan. Daya paligsahan. Tamad eskwelahan. Nakaw pamilihan. Buhay kaguluhan.
salay pagsisihan. Thank you, ha? Thank you. Pagsisihan, espelengin natin ang pagsisihan. Matamlay pa, inaantok. Di pa yata nag-aalmusal ang mga sila Brother Nick at si Alex. P, pagtitika, pakiulit. A, ayuno. G, gumawa ng kabutihan. S, sakripisyo. I, iwaksi ang bisyo. S, sarili ay kalimutan. Ay, iwanan ang kasalanan. H, halinang manalangin. A, abstinensya. At huling letra po, N, ngayon, magbagong buhay. Sa tulong po ni Maria at ni San Jose, meron pong santo sa araw na ito, si San Francisco de Sales at mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, sana po ay mawala ng pandemya, lahat po ay magkaroon na ng vaksinasyon at tumigil na itong pagkalat ng mga coronavirus. Dasal po nating taimtim. Nawa, tayo po'y tatawagin at ang ating sagot ay isang bukas na loob na oo sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, relihiyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga pinuno ng ating bayan, magkaroon nawa sila ng dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga may sakit,
Patuloy nawa silang manalig sa mapagpagaling na kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid ang iyong anak sa tanan sa pamamagitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bayang umaasa, sumasambat na nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang panan. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak na hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hinggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Francisco de Sales, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turno ni Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo ay mapabilang
sa kaharian niya. Araw ng bagong silang lugar ng ligaya, kapiling si Maria pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na do. Señor, purihin aring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob ay bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganun maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng ating simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa plenong Diyos siyaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang gana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang nag-iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat sa inyo. Nasa pandemya pa rin po tayo. Patuloy po ang ating pagbibigay araw-araw ng mga ayuda sa mga nangangailangan at pagbibigay ng soup kitchen sa ating mga komunidad sa kapaligiran dito po sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Tayo din pumupunta sa iba't mga lugar kung sila'y humihiling at kung anong hinihiling nila, binibigyan natin ng kanilang kahilingan. Ito'y galing po sa inyong kagandahang loob. Ang mga nagbigay kahapon, isang sako ng bawang
isang sako ng sibuyas, isang box red ribbon slice cake, isang box red ribbon ensaymada, 20 pieces face shield, 5 sacks of rice, 25 kilos, 12 pieces alcohol, 500 millimeter, ml, 4 pieces rice, 25 kilos, 100 pieces, 5 sardines, 50 pieces corned beef, 50 pieces meatloaf. Salamat po sa inyong pagtulong sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Isang magandang araw po sa ating lahat. Manatili na muna tayong nakaupo habang hinihintay na banggitin ang kulay na ating inuupuan.